And sana magustuhan niyo kasi medyo madali na siya. At kung gusto niyo naman na malaki na rin dito yung competency ninyo, at hindi niyo siya alam kung paano gawin yung ginawa ko dito, pwede niyo lang akong pwede niyo lang i-comment dun sa comment section para gagawin ko kayo ng sarili ninyo kung ano man yung inyong subject na tinuturo. Yun lang at maraming salamat. Okay, ito yung ano table of specification na ginawa ko na kung saan ay automatic nang ma-encode yung competency, yung code, saka yung quarter. Then, ang i-encode lang natin dito yung number of days, then automatic na mako-compute yung percentage of distribution, number of items. Kaya lang dito may explain ako mami about yan. Then, andito yung remembering, understanding, analyzing, evaluation, creating. Then, may total tayo dito na kung saan para malaman natin kung magtatali siya sa number of items horizontally. Then, dito rin naman vertically and may kaukulang percentage. Then, yung IP natin dito is item placement. Yun yung legend natin dyan. So, number of items naman yung atin dito sa left side ng remembering na yan. Ganun din sa understanding and so on. Then, dito, let's say mag-encode na ako ng, halimbawa, quarter 1. So, select lang ako dito, quarter 1. So, automatic lalabas na lahat ng competency ng quarter 1. May naka-hide kasi dyan, so i-unhide lang natin para makita. Kasi marami yung quarter 1. So, andyan yun. So, kapag naman yan ay aking pinaltan at ginawa kong quarter 2, yan. So, yan, mas maunti. Quarter 1, marami. Then, quarter 3 naman. Yan, yan lang yung quarter 3. Then, quarter 4. Okay. So, automatic na yan na lalabas yung mga competency. Ngayon, dyan lang muna tayo sa quarter 3 ng maunti. Then, gawin ko lang dito. I-hide lang natin ito dahil para mas makita natin ng maayos. Yan. Nang ngayon, dun sa, gaya na sabi ko sa number of days, dito natin i-encode. Since, bawat isang competency, maaring may dalawa, ganun, ay 5 days siya o 1 week. Ngayon, pwede lang natin ilagay, for example lang naman itong ginagawa ko. Pinapakita ko. Para lang yung sa pag-fill up nitong table of specification. So, lagay natin na 5. Pwede rin 5. Yan, 5 natin. Lahat sila 5. Tapos, i-pour natin yung dulo. Yan. Ngayon, kung makikita nyo, dito sa number of items na may 50 items kasi nilagay ko. Ngayon, pwede naman, halimbawa, 40 lang ang gusto mong items. So, pwede rin 40. Yan yung magiging computation ng number of items. Then, kung gusto mo naman 30, nasa sayo kung ilan. Ngayon, pwede mo rin itong magamit kung gagamit ka ng table of specification sa isang summative mo, kung 1 to 10 lang. Pwede mo rin dito magamit ng mahati-hati mo yung mga question. Ngayon, kunin natin yung halimbawa yung 40. 40 lang tayo. Yung sinasabi ko, pwede namang 30 eh. Pwede tayo dito 30. Automatic yan. Madidivide na yan. Automatic yan. So, nakita nyo dito sa 30, nagsobra siya. Ano? Pakita lang muna natin. Kapag 30 item lang, sa yan, 30, 3.85. So, di ba yung 3.85, pag ni-round off natin yan, ang mangyayari dyan is 4 sa whole number. Ngayon, kaya nag-round off ito, sandali. Kasama siguro to sa ano. Kaya naka 30 to. Kasi 30 siya dun, no? Ayun, okay. Okay na, yung formula natin. Ayos ko lang. Ayan. Dito, ngayon, 555 kasi yan. Kaya kailan mag, ito lang yung naiba. Kung mapapansin nyo, sumobra siya. Bakit? Explain ko. Dito kasi, magra-round tayo rito. 3.85. So, magiging 4. Yan. Kasi, ipinormula ko siya dito, round.
sa 0. It means whole number siya. Ngayon, magpo 4. Then dito, 3.08. Natural, ano lang yan? 3. Mananatili siyang 3. Kahit may decimal siya kasi hindi naman tumaas ng 5 and above yung kasunod niyang first digit. Ngayon, after yun ng decimal. Ngayon dito, ang gagawin natin dyan, dahil sosobra siya, di ba? Kasi lahat sila nag-ground siya into 4. Yan yung sinasabi ko na yung number of items dito naka-formula at dito naman naka-round. Kapag ito ngayon sumobra, ikaw na yung bahalang magbawas ng isang items para magsakto siya. Kasi pag iyan sinunod mo, let's say lagay natin 4, dito 4, tapos dito 4, 4, again, 4, tapos 4, then sabihin natin dito na 1, 2, let's say ganun. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 1. Ah, may kulang pa pala tayo dito. Sabihin naman natin dito 2 and 2. Yan. Pag sinunod natin ito lahat na naka-encode na to, ang mangyayari, sosobra rin tayo, 31. So, 103% na. Dito, ma-check natin kung tama yung bilang natin na 100% at kung sakto dun sa number of items natin. So, ito yung magiging indicator natin dito na kung mali o sobra yung ating gawa. Kaya, magbawas tayo ng isa. Kaya, pwedeng magtanggal tayo. So, yun, magiging 100% siya, katulad na nito. Kaya dito, ito, naka-round ito, ganun yung magiging case kapag 3.5 above yung ating mako-compute dito sa number of items. Ngayon, kung gagawin ko tong 40, burahin ulit natin, gagawin ko tong 40 items, yan naman yung makita natin. Nagkulang naman siya, bakit? Kasi lahat ito sila na naka-5 is 5.13. Natural, hindi siya magra-round off. At dahil ilan na yan na hindi nag-round off, magkukulang talaga ng isa. Kaya naman, yan naman yung time na magdadagdag ka naman. Ngayon, ang tanong, alin na yung susundin? Dito yung isundin mo kung sa tingin mo ay para hindi ka na mag-encode, ito, pwede lang naman din niya maging whole number. Ito lang i-click natin. Sandali. Kunila natin yan, tapos ito, yung whole number mo. So, yan na. Pareho lang siya, 40. Kaya lang, ito, indicator mo naman na ito, na naka-round off yan. Okay? Ngayon, makikita mo ngayon, kulang ng isa. Parang siya yung magiging checking mo. So, kung kulang ng isa, ikaw na yung bahala magdagdag. So, pwede mo rin itong gawing 5. So, yun, ganun. So, halimbawa, 1 to 40 tayo. Ngayon, alam natin yan na 39, so magiging 40. So, yung sinasabi ko kanina, so dahil alam na natin, pwede naman natin itong i-hide. Yan. Then, maglagay tayo dito. Halimbawa, 5. Ito, 5. Next, 5. 5, 5. Then, 5 natin. Yan, may 30. Tapos, maglagay tayo dito ng 3. Tapos, 2. Then 2 and 2. Yan, makikita natin 39. So yun yung kanina dito, 39 lang siya. So yan yung time ka kung mag-add tayo. Let's say dito tayo nag-add ng isa sa taas. So gagawin na natin tong 6. Yan, pag nag-add ka dyan ng isa, mag 100% na, magtatali na tayo dito at dito. Tapos ito, at saka itong total dito, 100%. Tama na yung ating number dito sa table of specification. So, ganun lang siya. Pinakita ko lang 'yon para mas maintindihan yung tamang paggamit nitong table of specification kasi hindi siya ma-round . Kaya talagang magma-manual tayo. Ito yung sinasabi ko before kung bakit ka ako hindi pa siya tapos. So, ngayon ito yung tutorial para maging okay and sana magustuhan niyo kasi medyo madali na siya. At kung gusto niyo naman na malagay na rin dito yung competency ninyo at hindi nyo siya alam kung paano gawin yung ginawa ko dito, pwede nyo lang i-comment dun sa
comment section para gagawan ko kayo ng sarili ninyo kung ano man yung inyong subject na tinuturo. Yun lang at maraming salamat.